Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkakakita po kay May Mendoza at kay Alden Richards sa Mega Mall kanina sa kalakasan po ng ulan na bumuhos po sa Maynila kanina. Nasa Mega Mall nga naman ano, at sabi nga po nila itong si Menggay, nakita po nilang may ibang kamiting. No, may kamiting po si Menggay, pero ang tanong ng mga netizens, para saan na naman kaya ang meeting na ito ni Menggay? Ito ba'y may kinalaman doon sa nakaraang meeting nila with Dumbo? Yan po yung ating pag-uusapan. At isasama rin po natin sa ating usapan, ito pong seryoso po pala talaga sila, no? Sa pagsipa dito po sa mga M's, no? Sa APT. Dahil na nakita na nga po ng mga netizens na meron na naman palang niluluto, ano, balik sa ABS-CBN na ang isa po sa mga M's na talagang pinasisigat po ng Itbulaga. Mukhang matutuloy na nga po ang paglarga niya doon po sa Itbulaga. Pero nangangahulugan na nga ba na magiging legal na ang magiging pagbabalik nito pong si Alden Richards sa APT? Dahil siya nga po ay meron teleserye at tagal-tagal na pong walang appearance sa Itbulaga. Ngayon bang mawawala ng isang M sa kanila dyan sa Itbulaga? Eh, makakasipot na kaya si Alden Richards? Yan po ang ating mga pag-uusapan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kinamin at kay Alden, araw-araw pa rin po natin yung pag-uusapan. Okay? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang magpasalamat ako sa mga subscribers, viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal. Kinamin at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyan tatandaan. Nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka naman nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, ako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagong happenings kina May at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Nay Ritzy. Sabi niya rito, "Good sunny morning, Mr. Pinas. There's one Armin I've come across in Twitter. And she said, hintayin mo ang November 5. At mahambal ka, no? I answered her back. O talaga? Bakit alam na alam mo ang mga ganap sa November? Kuno, no? Kung kuno-kuno na birthday ng Jinx. Na-edit na ba? Na-upholstered na ba ang retokadong face ni Wannabe? Wannabex, may naalis na ba ang Adam sa Apple? Napahiran na ba ng cream ang galis-galis sa skin? Na itatu na ba ang Jack Sparrow sa tamang balikat? Is everything ready? Okay, let's go! Lights, camera, action! Yan ang sagot ko sa Corimau na high blood ako sa comment section. Ano? At Mr. Nay, ako Mr. Pinas, may dapat pa bang ikawindang? May dapat pa bang ikabahala? Almost 8 years na ang Alden at ang EDN. Ano? Still standing, still trending, still sa limelight. Ano? Bidang-bida pa rin sa apat na sulok ng social media. Do we need to say more? No more, Mr. Pinas. Kampante lang, Major Liz. Real good AM po and God bless. Nako, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi na i-reach. At ako yung natawa naman ako sa binahagi ninyo. Mga talagang real talk na real talk ang inabot. Ano? Pero tama po yung inyong naging observation po dun sa sinabi po niya. Diba? November 5. Birthday ko noon ni Panot, alam na alam. Talagang may mangyayari at mangyayari, ano? Diba? Sa inyong, sa iba po ninyo narinig yan, pero talagang nakita po nila na planadong-planado. Hindi lang po dyan, kundi sa iba pang mga Armin fans. Planadong-planado nila. At may nagtanong pa nga sa atin, Mr. Pinas, bakit po ba parang ang lakas ng mga Armin fans? Hindi po sila malakas, may pera lang po sila na involve, na dahil kumikita po sila sa sarsuela. Pinasasahod po sila. Kaya po, ang dami nilang kakampi pagdating po dyan sa mga sahuran na yan. Ang mga Alden fans, wala. Wala akong pinagkakakitaan. Diba? Meron po yung iba mga merchandise, no? Pero okay lang yun. Hindi po katulad nila na gumagawa ng fake news para lang kumita.
Okay? Para naman sa ikalawa natin komentary mula naman po kay Ms. Carmi Reyes. Sabi niya rito, good morning, Mr. Pinas. Have a nice day. I don't understand why they are so angry with all that. Maybe it's about time to all them to speak up so that they can be quiet. The only one I've seen that they destroy too much is All the Love team. I know they are afraid that All the will come back together, hoping all this Venezuela is end soon. And thanks, Mr. Pinas. Stay safe always. And regards to Lola Granny. Regards din po sa inyo, Ms. Carmi Reyes, ano dyan sa Laguna. And I agree with your statement, Ms. Carmi Reyes. We do not understand where their anger and envy, no, coming from. Lalo na kapag dating po kay Mina Cha, kay Alden, napaka-bitter po talaga nilang lahat. Diba? Kaya nga po, nandito tayo. Salamat sa lahat na talagang sumusuporta at nagmamahal kina Mina at kay Alden. Wala talagang ibang kapalit. Thank you so much sa inyong lahat. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Tatupan. Sabi niya rito, hanggat hawak ng management sa laegang mag-asawa, hindi pa sila maaaring magsalita. Kaya naman lalong lalakas ang Sarsuela. Tayong mga true-blooded Aldam Nation ay sanay na naman, no, na never affected at all. Diba? At never nagpatinag sa kanila dahil buong-buo ang tiwala natin kina Alden at kay Maine. Sobrang takot na takot ang mga ulupong sa bawat paramdam ng dalawang sa katotohanan. Kundi tapos ang plano nila. And yes, Mr. Pinas, para sa akin, kaya alam na nila ang mga mangyayari sa October or November man. And yan, ano, dahil nakahain na. Wait lang, ano, wait lang sila sa pag dating ng tinakda nilang araw. Doon nila pasasabugin ito. Ano naman ngayon? Lahat naman yun ay puro scripted, ano, mala pelikula. Ang dating at ang bida, isang impostora at si Congress Gay, magbilang lang sila ng ilang weeks, ano, maglalaho din lahat ng palibhas sa fake news, ano. Di ba sila napapagod at nanghihinayang sa mga ginastos nila? Just to destroy Aldab and ADN, ano? Well, sorry lang talaga, no? Kahit ano pang gawin nila, Miss Doris Datupan, wala po silang magagawa para po mabura si Maine Mendoza at Alden Richards sa puso at isipan ng mga true-blooded Aldab Nation. Nabuo po ang ating fandom, ang pinakamalakas na fandom sa buong mundo, di ba? Sa buong Pilipinas, dahil po sa genuine love ni Maine at saka ni Alden sa isa't isa. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga dapat nating pag-usapan. Unahin na natin yung pagkakakita po sa Mega Mall dito po kay Maine Mendoza at kay Alden Richards po. Dito po, kasagsagan po ng malakas na ulan dito po na bumuhos sa Maynila, maging sa Cavite, maging sa Laguna, no? Na magkakalapit po ng mga lugar. Talagang ang lakas po ng buhos ng ulan. Ngayon, nakita po nila dun sa Maine Mendoza. Nung una nga po, nakita nila sa Maine Mendoza lang po. Kasama po ang isa pang, ng iba pang kamiting ni Manggay. Sabi nila, medyo mataba raw ang kamiting ni Manggay. Wala ho tayong picture na nakuha, pero may kamiting po talaga si Manggay. Kung ating pagbabatayan yung description na medyo mataba ang kamiting ni Manggay, walang duda, kundi si Dumbo po ito. Diba? Si Dumbo po na noong nakaraan lang, kamit po si Maine Mendoza. Ngayon po, si Maine Mendoza na naman ang kanyang kamit. At sabi nga po ng mga nakakita pa, katapusan nga po ng meeting at dumating po itong si Alden Richards. Yan ho yung nangyari na nakita po nila behind the camera. Ngayon ang tanong, ano kayang pinagpaplanuhan nila? Ano kayang sarsuela na naman itong inilalatag nila? At kinakailangan ng napakaraming ulit po ng mga meeting. Diba? Makikita po ninyo yan dyan. Hindi lang po yan, ano ha? Hindi lang po yan na nakunan yung iba pang mga larawan na kasama po ni Manggay dahil hindi po natin to pag-aari, ano? Sinusubukan din po natin kontakin yung may-ari ng picture na to para po tayo ay makapagtanong pa. Kasi ang dami pong mga naglipa na sa comment section na sila din daw. Nakita nila sa Maine Mendoza. Naglalakad pa nga raw po sa loob ng Mega Mall. Nakasombrero daw po. Kasama si Alden. Kasama rin ang iba pang mga kamiting nila. No, yan po yung mga nakita nila. Pero again, wag po tayo muna mag-conclude kung ano yung mga napag-usapan nila dahil wala po tayo doon sa loob ng meeting nila. Hindi po natin alam kung ano talagang pinag-usapan nila. Okay? Ngayon, para saan po ito? Abangan po natin yan, no? Malamang at sa malamang may kinalaman po yan sa October and November event. Ngayon, yung pagsipa naman po ng APT dito po sa isa sa mga M. Tulad po kay Maha Salvador, no? Siya po ay lilipat na ulit ng ABS-CBN.
dahil siya po ay magkakaroon ng proyekto with kung di ako nagkakamali, Richard Gutierrez, no? Sabi ko naman sa inyo, basta may mag-epal-epal lang yan, magdikit-dikit lang kay Menggay yan, magkakaroon po yan ng racket sa ibang network naman po, sa ABS, sa Baya CBN naman po, no? At dahil nga po doon, ang dami nagtatanong. So sir, Mr. Pinas, kung wala na nga po doon si Maha Salvador, it means po ba na si Alden Richards ay makakarating na po dito sa Itbulaga sa APT? Again, ang APT lang po ang po pwedeng magbigay ng schedule kay Alden Richards kung meron po talaga siyang schedule sa APT Studios. Okay, kahit ano pang hiling natin dyan, sila po ang masusunod dahil sila po yung boss ni Maine at ni Alden. So, abangan na lang po natin, okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.